Feet in the sand with your head underwater, looking for a place to go. Tira kita kasana. Maaf ka mangkin. Kamusta kayo? Ito okay lang. It's been 7 days ago nung huling upload natin doon sa Paris. Baka mamaya. Baka marami nag-isip dyan na kung ano na nangyari kay tito nyo after nung Paris natin doon sa Paris to go sa Santa Ana, Manila. Yung mga talagang pamatay, akala ata na mahinga na ako. Di pa. Still alive and kicking. De, umuwi kasi ako sa Cavite sa parents ko para ipaayos yung munting bahay. Actually, hindi bahay yung pinapagawa. Gate pa lang. Unti-unti. Unti-unti. Kasi wala pang masyadong budget. Kaya sinasabi ko sa inyo mga pamangkin, huwag kayong mag-skip ng ads ko. Lalo na yung mga mahaba. Premium ads yun, ibig sabihin. Yung mga, minsan kasi pinapanood ko rin yung sa akin para makita ko kung ano yung flow. Minsan may nakikita ako 20 minutes, 15 minutes. May nakita pa ako 35 minutes. Wag yung i-skip yan. Dahil yan ay tinatawag na premium ads. Ibig sabihin, hindi yan ilalagay ng YouTube sa'yo kung mahina ang dating mo kayo, kung mahina ang dating mo sa viewers. Kasi yun yung mga premium ads, kumbaga yung mga nagbayad noon, talagang nagbayad ng malaking halaga sa YouTube para mailagay yung premium ads na yun. Alright? Ano ba? Saan ba tayo, tito? Actually, naghahanap lang ako. Gutom na ako, hindi ako kumain kagabi. Anyway, San Palok area, muna tayo, hanap tayo ng makakainan natin dito. Habang tayo yung naghahanap ng makakainan, nadaanan natin itong si Mang Jose. Ang specialty naman niya is bulalo, pares, mami rice, siomay rice, saka siomaw. So dinadayo daw yung siomay niya doon sa Puresa. Yun ang susunod natin na vlog nito si Mang Jose. Location niya is G2Ason, corner Lacson Avenue. So G2Ason to, corner Lacson Avenue. Makikita mo na siya dyan. Ito yung isa sa mga dinadayo padating sa mga bulalokan. May rating tayo dyan. So abangan nyo mga pamangkin yung vlog natin dito. Kain na tayo! Yo, nadali! O yun na yan. Yan yung bulalo. Tapos yan. Kaya pwede na? Tapo. Magkano bulalo? 180 po. 180? May kanin na yun? Only rice ako. Only rice. Anong rice mo? Plain rice. Java rice. Gano'n. Plain rice lang. Plain rice. Sige. Bigyan mo ako. Bulalo. Special. Ayan, Mang Jose. Ikaw yung Jose. Si Mang Jose, oh. 180, bulalo. 180, only rice ako yan, bro. Only rice. May kasama ng rice yun, only rice. Pwede mag-uwi ng rice? Pwede po. Ito, ano to? Siomay po, siomay. Ah, okay, di pa ano. Prepare, maaga pa kasi. Alam niya, si Tito Jom nyo, hapit na hapit eh. Sige. Una ko lang to, be. Habang ginagawa. Si Mang Jose, meron din siyang, ito pala sa kanya. Bulalo, mami rice, pare, siomay. Siomay rice, siopaw. Buchi-buchi, sarap. Ano yan? Mais, gulay. Laigo. Isang ka lang ba? Alright, okay. Ito pala. Ito pala.
Toilet tissue apa tuh tak tahu tak tahu. Ayaw mo kahoy, ayaw mo. 180 only rice. Ayaw mo, maabot. Tikman nga natin. Wala pa ako nilagay na seasoning ha. Tikman natin. Pucha. Masarap pa ito sa Tagaytay eh. Masarap pa ito sa Tagaytay. Sabaw pa lang. Panalo. Mamaya magkakwento ako. Nung isang nakaraan kasi, nasa Cavite ako, di ba? So, nag-vlog ako sa Tagaytay. Siyempre, hindi natin papalagpasin, hindi tayo makakatikim ng bulalo sa Tagaytay. Mamaya magkakwento ko. Nakain muna ako. Huwag nyo kasobre. Alam ko magigipaan eh. Alis sa baba, tamang kasi eh. Baba po. Pwede naman humingi, no? Ayun. Dali, batang-bata. Tumbot nga. Medyo maaga kasi tayo. Kaya sabi ko, kailangan humataw ni Tito Jum nyo. Ano sabi na po bukas? 9 po. 9. Usually tanghali kasi maraming kumakain eh, no? Maaga kasi ngayon eh. 24 hours pa kayo? Hindi naman. 24 hours? 24 hours pala to. Jose, sarap ka pa sa Tagaytay ah. Kagaling ko lang dun. Marami na ako nakakain ng bulalo eh. Hindi, mga vlog ko, puro bulalo eh. Sarap pato sa Tagaytay. Sa totoo lang ah. Walang halong biro. Sabaw pa lang, malalaman mo na. Mm-hmm.
Uli ay kalayot lang. Lati lang, di ko masyadong ma-rice eh. Nadali, plain rice. Pagka mga bulalo, mas maganda plain rice. Parang hindi kasi babaga yung mga garlic rice or java rice. Alam niyo yun. Alam mo, matagal ka na nanonood sa akin. Kung naman, nakailang bulalo ka na sa akin. Kung medyo ko, masyado ko na yung lahan ng bulalo. Number one sa listahan ko, yung bulaluan sa Laong Laan. So far ha, so far. Bulaluan sa Laong Laan. Pangalawa, eto kay Mang Jose. Walang halong biro yan. Pumunta pa ako ng Tagaytay para makatik kami ng bulalo ron. Kaso mapapanood nyo yan sa kabilang channel. Hindi ko na na-vlog. Pero tumigil ako ng bulalo ron. Nawala, nakakalimutan. Alright. So may nakakain na kasi ako sa bulalo sa Tagaytay, no? So unfortunately, hindi ko na vlog kasi kasama ko pamilya ko, syempre, si kaso ng mga bata. So hindi ko na vlog, pero babalikan ko 'yon. So ito kinainan natin na bulalo ni Mang Jose, masarap actually. Masarap pa siya dun sa nakainan ko sa Tagaytay. So ganun yung comparison, no? So pangarap po, mga pangalawa siya sa natikman ko na masasarap na bulaluhan dito sa Maynila. Siyempre ang unang-una dyan si bulaluhan sa Laong Laan. Kita nyo naman, no? Diba? Parang hindi ko na kailangan i-rate dyan eh. Hindi ko na kailangan mag-rate padating sa mga ganyan. Kumbaga reaction ko pa lang. Alam nyo naman dito sa channel natin, walang kaplastikan. Kung ano talaga yung lasa ng pagkain, yun na yun. Ayun, nasa na pa ako. So kung mapangalawa siya, no? Doon sa mga isa sa mga pinakamasarap na bulaluhan. So far ha, so far. So isa mga natikman ko. So malay nyo, may matikman pa ako. Baka mamaya magtampo yung iba eh, no? Again, hindi ito food review o food battle kung sino mga pinakamasasarap. Ito po ang channel na to ay food trip, para to sa mga gustong kumain, alam nila kung saan sila kakain. Actually, natututo kayo sa akin, natututo din ako sa inyo dahil doon sa mga suggestions nyo, sa mga comments nyo na kung saan pero pang masasarap na mga kainan pinupuntahan natin. Unfortunately, walang cellphone ang tito nyo dahil kakabasag lang kahapon. Ganun pala, no? Pagka may mga krak-krak na, pagka nagiinit yung salamin, parang nagsusunod-sunod na eh, no? So yun ang nangyari. So maliit na krak hanggang sa kahapon eh natuluyan ng nag-block, saka namuti. Una namuti muna agad sa nag-block. So yun, mga pamangkin, abangan nyo ang ating merch. Love ka ni tito mo. Use hashtag, baka sakali magpa-games ako dyan para doon sa mga unang mauuna na magkakaroon ng love ka ni tito mo shirt, courtesy by Tito Jom, syempre. Maraming salamat, subscribe kayo. At huwag nyo kalimutan, i-click yung notification bell. At huwag din kayong mag-skip ng ads para makapagpagawa tayo ng merch ng ating t-shirt. Maraming salamat, mga pamangkin. Love ka ni tito mo.